Live na po tayo. Good morning everyone. Ang aga ko. Dapat mamaya pa ako magla-live. Pero I decided na ngayon na. Kasi baka biglang dumating na naman si boss. Kahapon bago ako umalis, inayos ko yung buhok ng matanda. Ngayon, tanggal lahat yung itinabit ko sa kanya na rubber band. Hindi ko ngayon alam kung dumating yung anak kagabi. Pero nung tinignan ko lahat ng rubber band, nasa floor. Siguro nasaktan. Mahigpit yung pagkakakabit ng rubber band. Pero kung yung anak yung dumating, itiniks ko nun. Ang iniisip ko, nagustuhan kaya niya yung ayos ko o hindi. Kasi pag hindi nagustuhan nun, nagtitext agad yun eh. So, napapasil ako ngayon. Sino yung dumating? O sino yung nagtanggal nung pagkakaayos ko sa buhok nitong pasyente? Naku, problema na naman kaya. Kasi kapag gaganon, dinadabugan ako ng anak. Pero tingin ko hindi naman siya dumating. O diba? Buhay namin mga caregiver. Lagi kaming nakatungtong sa numero. Lagi kaming ingat na ingat. Kasi, mas malamang yung kami ay nagkakamali kesa sa nagiging tama. Kasi kuminsan, nagkakaroon kami ng mga trabaho na hindi namin naaabot yung kanilang mga expectations. Ganun naman, di ba? Tulad ko, nung may eskwelahan ako, nagagalit ako. Pagka yung mga teachers ko eh, hindi maayos yung trabaho, hindi nila naaabot yung in-expect kung magagawa nila. Humahaba na yung buhok ko. Plano ko na naman gupitan. Punta na tayo sa topic natin. Ano yung topic natin? Hindi pa rin ako bumibitaw sa istorya ni Cathy Binag. Sabi ko, nung napanood ko si Cathy Binag, sino si Cathy Binag? Siya yung mistress, dating mistress, dating kabats ng isang congressman na lumitaw dahil napilitan siyang gawin ito at napilitan siyang ipagtanggol yung sarili niya. O, di ba? Ang isang tao na naaapi, ang gusto niyan makabangon, hindi makabreak even, kung hindi makabangon lang. Yeah. Kaya yung iba po na nagsasabi, inapi kasi yan, kaya gumagante. Hindi ganun. Mali ang mentalidad po ninyo. Nagalit eh, no? Mali po. Bakit? Dahil ako po, ako'y bumabangon mula sa pang-aapi, pag-aalimura, paninira, lahat. Okay lang sana ako eh. Nung ako pa lang ang tinitira, tahimik ako. Pero, nung anak ko na yung involved, eto na ako. Ganon din si Cathy Binag. Si Cathy Binag na dating live-in partner ng isang congressman sa Davao, lumitaw. 10 years silang nagsama ng congressman. So, ibig sabihin, dumigay na naman ako, excuse me po, yung 10 taon na pagsasama nila ng congressman, marami siyang namit, nakasalamuha ng mga tao na matataas. Eh, congressman ba naman eh? What do you expect? Yung kanyang ginagalawan, yung mga pang-alta, pang-high society, di ba, no? Ang nakakalungkot lang. Eh, dinadamage na gusto. Ang katwiran ko ito, ano kung dating kriminal? Ano kung dating kabet? Ano kung dating magnanakaw? Ano kung dating gold digger? Ang importante, yung katotohanan ng mga sinasabi niya
at katotohanan ng kwento niya. Kaninong kabit lang ako galit? Siyempre, sa kabits ng asawa ko. Diba? Pero yung sa iba, walang pakialam dun. Humahanga pa nga ako sa kanila eh. Bakit? Nagawa nilang tumindig sa kabila ng kanilang pinagdaanan. Dahil yun ang ibinabanat sa kanya ngayon. Diba? Pero hindi siya natitigatig. Sabi nga niya, hindi siya malinis na tao. Totoo. Bakit? Dahil dati kang kabit, wala ka ng tsansa sa buhay. Hindi. Basta ako po, hindi ko nililimit yung kayang sabihin ng dating kabit. Ang ayoko lang talaga, yung kabit ng asawa ko, doon lang ako galit, doon ako naiinis. Kasi, ito kami oh, broken family. Yeah? Kung ano man yung sitwasyon ng mga legal wives, dahil iniwan din sila ng asawa o may kabit din yung asawa nila, pareho lang po tayo. Pero, kung pareho tayo ng dahilan o pareho tayo ng pinagdaanan, sana wag naman. Diba? Pero doon sa mga kwento ni Cathy Binag, ramdam na ramdam ko siya. Kasi, yung palang mga kapet, natitikman din yung dinadanas ng mga legal wives. Akala ko kasi, hindi sila nakakantik. Kasi masyado silang minahal. Ipinagpalit nga yung mga tunay na asawa, diba? So, balikan natin si Cathy Binag. Bakit ngayon na nagsasalita si Cathy Binag, bakit hindi nila sabihin, hoy, yung mga pinagsasabi mo, hindi totoo. Bakit hindi nila sabihin yung ganun, hindi ba? Control. Control her. Sabihin mo, mali yung ikinakalat mo, mali yung ikinukwento mo. Ito ang totoo. Dapat ganun. Eh, hindi. Pinagbabantaan ang buhay niya ngayon. Noon kasi pinagbabantaan na siya kasi marami siyang alam eh. Yung kwento niya. Sabi niya daw ganito ganyan. Eh ngayon, parang napagod na siya. Kasi syempre pag affected na yung mga anak mo, problema na yan. Tapos may mga pagkakataon na nasa labas siya na ibang bansa pero mayroong lumalakad ng mga dokumento na pirmado siya. So sabi niya, pati pirma niya dinoktor. Sabi niya, dinoktor daw yung pirma niya. Nakuha lahat nung kung ano yung meron siya na binigay nung congressman. Nakakaawa, no? Ako, hindi pa naman. Alam naman silang to doktor yung pirma ko. Pero doon sa ibang aspeto, pareho kami ni Cathy, hindi ba? Ang punto ko lang ito. Kung ikaw, yung dating makasalanan, wala ka bang right para magbago? Wala ka bang puwang sa mundo? At kung sakali mang may pinagdaan na kang hindi maganda, may nakita kang mga krimen na magiging malaking revelasyon na makakatulong, hindi ka ba magsasalita? O pag ba nagsalita kayo, wala ka ng credibilidad na paniwalaan? It's a big no. Hindi dahil isang masama ang isang tao, hindi na dapat paniwalaan. Sabi ko nga sa inyo, believe ako sa kanya. Diba? Pero baligtad rin natin, sabihin natin, yung mga naging kabit, yung kabit nung mister ko ang nagsasalita. Against me, ay, sabihin ko talaga, ay, huwag ganyan. Hindi, gaganan ako, kukontra ako, kasi kung ano man yung sasabihin niya, pag hindi totoo, kukontrahin ko, dapat ganun lang ginawa nila, nagsasalita. Oh my God. May dumating. Mamaya na tayo. Hello? Yes! Oh yeah, Aaron.